Okay, so good morning guys. Please sa ating ampalaya. Barako pa rin. Ay nako. Tigas na matigas. Tapos ano tayo? Real talk. Real talk sa pagpa-farming. Real talk sa life. Real talk sa buhay ni farmer. No? So, real talk natin ngayon. Proactive farmer versus reactive farmer. Saan nung meron? Nung kaibahan sa proactive farmer sa reactive farmer. Ay, nako. Ay. No? So, again, barako pa rin. Tigas. Pero medyo naging tumboy na kasi gumagalaw. Pero again, expected. Grabe yung init sa area. So ito yung mukha ng ating ampalaya. May bunga. Minsan. Napaka kunti lang yung bunga. Pero again, doon tayo sa real talk. Hindi tayo sa ating ampalaya. By the way, ang ginagawa ko ngayon ay nagdilig. No, so alas 6 pasado. Ngayon, lapit na alas 7. Tapos na ako dun sa tatlong rows. Nandito ako sa dalawang rows. Ito sa pinakataas. No? Ito yung mukha. Napakakunti lang ng bunga. No, so dun tayo sa real talk. Ano ba ang kaibahan sa proactive farmer? Mahirap kaya magwanhan guys. Ano ba ang kaibahan sa proactive farmer sa reactive farmer? No, so first, yung pag-uusapan natin is ano ba talaga ang buhay ni farmer? No? So again, this is real talk. Only tayo dito. Dito kasi, sa pagpa-farming, pagkulang ka sa pasensya, kulang ka sa mind conditioning, talo ka. No? Bakit? Para lang tayong linalaro ng isip. Lahat ng mga decision natin is parang gut feels eh. Kung ano yung napifeel, yan yung ginagawa. Diba? So dun tayo sa anong kaibahan sa proactive farmer sa reactive farmer. No? So ngayon, again, almost 3 weeks na tayo sa area na walang ulan. No, galing sa napakahangin. Napakainit. Kaya ito yung nangyari sa ating mga tanim. No? Ganitong edad sana, may marami ka na sana makikitang bunga diyan. Ngayon, may makita ka yan, orange. Orange at saka yellow. Parang orange na itong ampalaya ko. No, so, ano ba yung... Doon muna tayo sa reactive farmer. Anong klaseng farmer ang si? Anong klaseng farmer si reactive farmer? No, sorry, si reactive farmer, guys. No, so, siguro, ito yung basis natin doon sa... One of the 7 habits of highly effective people by Stephen Covey, no? Yung habit 1, that is be proactive, no? Be proactive means yun bang wala kang control over the behavior of other people, wala kang control over the panahon,
No? So, ano yung mga gagawin mo? Mapag proactive ka, instead magreklamo ka, gawan mo ng ano yung pwede mong gawin based sa sitwasyon. Hindi ka magreklamo, di ka magko-complaints. Kasi ganun talaga. No? Kasi doon siya sa reactive mindset. No? Mindset yan. Si reactive people or si reactive farmer, pag mainit, sasabihin yan, hindi ako magtanim kasi mainit. Tapos, pag mag-ulan naman, sasabihin yan, hindi rin ako magtanim kasi maulan. No? So in short, whatever the situation is, whatever the panahon is, puro reklamo. No? So ngayon nga, ano yung panahon natin ngayon, yung klima natin? Ibang-iba na. No? Siguro may mga areas pa na yung panahon nila ay the same. No, yung bang palagi pang inuulan, palagi pa yung ganun pa rin. Ulan, init, napakaganda. Pero again, dahil sa climate change, may chance na yung dating ano mo, nakasanayan mo ay hindi na yung ma-experience mo ngayon. Kasi grabe. Pag panahon yung kalaban, mahirap. No, doon tayo sa reactive farmer. Anong gagawin ni reactive farmer? Puro reklamo. Puro negative. Wala. Ngayong imainit. Anong ginagawa? Wala na. No? Tapos, ano pa? Laging nagko-complaints. Laging nagre-reklamo. Pero again, wala namang ginawa. Diba? No? So, si reactive farmer ay parang kahit anong gawin mo ay wala kang tama. Kahit whatever the situation is parang ayaw. No? Kasi napaka-nega. Napaka-nega niya. Lahat ng nakikita niya ay pangit. No? Kasi pag tag-ulan, pag may ulan, sasabihin, ay ulan. Pahinga tayo. Pag mainit naman, ay nako, patay-tanim natin yan, napakainit. So chances, at the end of the day, mangyari niyan ay walang tanim. Tapos magre-reklamo. Diba? So lahat ng parang walang tama sa mundo. Ay nako. No? So tapos si proactive farmer naman, wala. Whatever the situation, kasi yung mindset ni proactive farmer, ano yan eh? Yung mindset niya ay whatever the situation, mayroon siyang kakayahang mag-adapt. Mayroon siyang kakayahang mag-adjust. Mayroon siyang kakayahang wala lang. Kasi yung mindset ni proactive farmer, ano yan eh? Wala siyang control over the outside world. Over his or her outer circle. I mean, outer environment. Yung mga ganon. Kasi si proactive farmer, yung basis niya is, ano ba ang pwedeng gawin considering sa ganitong mga sitwasyon? Ano ba ang mga kayang gawin pag ganito yung weather condition? Pag ganito yung mga sakit, pag ganito yung mga problema, no?
Kasi si Proactive, hindi yan basta-basta mag-give up. Gagawa yan at gagawa ng paraan. No? Hahanap at hahanap yan ng mga solusyon. Instead magreklamo, ang gagawin niya ay hahanap ng anong pwede niyang magawa. No? Ano ngayon? Napakainit. Anong gagawin natin? Hintay ng ulan? What if 3 weeks? O ayun, malapit na mag 3 weeks dito sa area, walang ulan. Buhay pa bang tanim natin yan? Again, dito, itong ginagawa natin pagdidilig, hindi to sapat. Pero again sa akin, buhay-buhay lang. Na baka sana maulanan, baka sana maging okay pa. Pero again, may cost to, may corresponding cost. Kasi this is very risky. Kasi dito sa akin, yung tubig, ngayon yung consumption ko sa tubig, 4 na yung tabs natin dito na area, 2 na. No? Makakonsumo ako ng kasi araw at gabi yung pagtagas dito. No? So yung pinakamalaki nating billing sa tubig, umabot ng 27,000. Ayun ko kaya ngayon, mas marami na to kasi mas maraming tab, mas marami yung dinililigan. Pero susuko na ba tayo? Again, sa akin, si Lord ng bahala. Again, ginagawa kong lahat na makakaya. With God's grace and God's blessings sa akin, sana makasurvive ang ating mga tanong. No? So again, this is not enough. Pero hoping may ulan. Pero let's not just wait until may ulan. Kasi pag gagawin natin yan, patay na yan. Patay na itong tanim natin. Ito yung grabe kabara ako, guys. Ayan. May mga bagong talbo. Pero pag may ulan pa yan, mas madali pa sana yan. No, so yan yung mindset na ginagawa natin at pinag-a-apply natin. No? Siguro kung makikita niyo doon sa Overthinking Kills. Imbang sobra ka mag-overthink. Sobra na, nag-over pa. Dito sa pagpa-farming, pag mag-overthink ka, walang mangyayari. Parang puro lang yung takot yung iniisip mo. Kasi yung mindset is parang negative lahat. No? So sa akin, hinayaan ko na. And this is my life. This is the life of every farmer. Hindi lang sa akin, kundi lahat ng tao. Hindi lang sa farmer, kundi applied to all. No? Pag reklamo ka ng reklamo kasi reactive kang klase sa tao, wala kang mararating. Wala kang mapapala. Kasi puro ka reklamo, wala kang ginagawa. Kahit ano pa yung... ito, hinog. Bunga sa barako. Pag masubran sa init. Yeah. No? Wala. Walang lahat ng panahon ay wala. Kasi wala kang nakikitang maganda. Kasi niga ka. Gamit natin, guys, 2 inches. 1 inches. Tapos ano to? Naka-drive to sa makina dito sa taas. Naka-under the water pa, papakita natin later. Tapusin ko muna to. No, so 1 inch hose. Tapos dito na portion. Ano to dito? Makina yung gamit. Yung pagdilig natin ng ganito, kasi putol-putulin ko.
every other day ang pagdilig ng ganito. So bawat area isang tab, bawat blocks, kasi parang apat na blocks to dito. Pwede ko konti lang naman tong tanin natin. 1-3 ka puno. Tapos problemado pa. Pero titigil na ba tayo? Hindi. Brako to lahat. Alam na natin na brako to. Anong gagawin mo sa brako? Ubunutin. Tanim ka naman ulit. Tapos brako na naman. Bubunutin mo na naman. Tapos sasabihin mong virus. Again, itong barako ko, hindi to virus. Stress. Di kaya sa variety. Yung init at hangin. Stress na stress. If one issues. Okay, real talk naman tayo. Sige, yung mga farmer heroes dyan. Papakita niyo yung farmer heroes kayo. I-disclose, sabihin niyo sa mga seed companies. I-disclose nila yung puno ng pinagkukuna ng mga F1 seeds. Papakita nila, papakita ninyo. Farmer hero naman kayo. Di naman kayo, basta-basta. Ewan ko kung saan kayo naging farmer hero. Farmer hero ba kayo sa seed companies o farmer hero kayo sa mga farmers? Iwan ko sa inyo. No? So yan yung challenge. I-disclose nyo yung mga puno sa pinagkukunan nyo ng F1 seeds. And that's it. Case closed. Bakit? Kasi yung mga nakikita ko dito, guys. Again, this is real talk. Kasi nakikita ko mga problema dito is mismo yung mga puno na pinagkukunan ay problematic din. Naisip nyo ba yan? O yung iniisip nyo lang yung isyong maganda lang yung F1? Ay nako. Ah, ganun yung tubig, guys. Now, so going back. So ano nga ba dapat gawin ni farmer? Now, so again, given a certain situation, lalo na itong pabago-bagong weather condition, napakakunti lang mga bunga kasi barako, may mga nahihinog pa. So dapat gagawin natin is gawin mo kung ano yung makakaya. Now, for example, ngayon napakainit. So anong solusyon mo? Tubig. No, dito sa atin, of course, kulang tayo sa tubig. Hindi sapat yung 1 inch, yung 1 inch na pang household na mga lines, hindi kaya yan. No? So since proactive tayo, anong ginagawa natin? Of course, shout out Sir Alex Severo, salamat sa idea. Paggawa ng mga tabs. Ginagawa natin tuwing gabi. No, maganda sana pag gabi tayo magdilig. Pero wala namang mag-duty. Yung magnanakaw lang yung mag-duty sa gabi dito. No? So instead magreklamo, walang tubig. Kung may pusit ka di, gawa ka ng tab. Patagasin mo sa gabi. Tapos magdilig ka kinumugahan. Or magpa tay, naputol yung ano ko. Mag ano ka? Ay, kasi may yung kupling. Ay, nako. Napakakunti lang yung bunga. Kasi yung para ako. Ayan. Meron kasi akong pinagdugtong dito, guys. Ayan, tuloy. Bumaba. Ah, dito. Pero ito, ayan, nag-yilo. Hindi kaya talaga. Grabe yung init. Tapos barako. Mahirap. Ah.
Pwede ba ito makabaha? Pwede, pwede. Pwede natin pinabaha para at least ma-divide yung tubig. Kasi magpabaha tayo. Yung water source natin ay ano lang. Nasa tab lang. Hindi naman unli. No? So yan yung mukha. Maganda tingnan, no? Pero walang bunga. For now. Naging okay din yan. Sana may ulan. Mas ito yung tab natin. Doon tayo nakuha. Doon yung makina. 2 inch. Tapos meron pa tayong isang tab doon. Mas ito yung mga proactive paraan natin sa tag-init. Yan. So dalawang tabs na tayo dito. Kasi dalawang water meter din. Dalawang hose. 300 meters yan. Papunta dun sa mainline. Napakalayo talaga. Hanap natin bumili ng isang roll. Ng ganito. Yung PE. Papatayin ko muna. Kasi bumabaha dun. So ito yung ginagawa natin, 2 inch lang yung makina dito. So yung 3 inch andun sa drip. Tapos reduce natin sa 1 inch. Maganda sana to guys pag itong 2 inch mas mahaba para mahina lang yung andar sa makina. No? Tapos yung pressure mas malakas. Sinsula tayo ng ganito na kasi ginagamit natin sa drip. So yan lang, nagputol tayo ng konti. Pang reduce lang. No? So ito rin reducer 2 inch to 1 inch PE. No? So tapos gasolina, napaka ano, napakalaki nating ginasta. No? So pare-pareho lang talaga. May mga bunga sa taas, napaka konti. Kasi brako. O oh, yan, brakong brako. Napakatigas. When you touch the ano, parang ano, plastic. Yan yung barako. Na to ito barako. Barako. Pero may mga talbos. Naging okay. So, yung mga barako ninyo, huwag niyong bunutin guys. Pag proactive ka, pag reactive ka, bunutin mo. Ay, nako. No, so, again, real talk. Reactive farmer versus proactive farmer. So again sa akin, dapat tanggapin mo na ito yung buhay mo. Ito yung buhay natin. Ito yung buhay ni farmer. Pero dapat gawan mo ng paraan yung every situation na kung anong meron ka. And again sa akin, si Lord ng bahala. No? Kasi whatever we do, pag yun bang iba-iba tayo, sa akin is wala. Yung mga ganito, tagal ko nang tanggap to na mahihinog. No? Kasi di yan ano yung puno. Pero again, may pag-asa. No? Kasi ngayon, yun nga, medyo naging tomboy na siya. No, nagbago na, magalaw na yung talbos. Yung again sa ilalim napaka to yung mga talbos. No, kasi naging okay pag umangat, naging baring, bading, naging barako. Ito yung mangyari, yung mga talbos niya pangit. No, habang umangat, ito unti-unti. Hindi namatay, guys, kasi naka-gravity pa. Diyan ka magwaha, oh. No? So, best sana nito, yun nga, yung pagpapabaha. Pero, di kaya. Di kaya sa ating water source. Provided siguro pag may sapa. No? So, again, wala. So, instead, mag-react tayo, mag-dream ng sapa dito sa upland. Gawa tayo ng sariling version. No? So, hindi man yan sapa, hindi man yan lake. Pero again, at least may pang survive. So yung pagdilig natin
binabasa natin talaga. Pero yun nga lang, hindi enough kasi sobra talaga yung init. Grabe yung init dito sa ating area. Kaya kung mapansin ninyo, tanggap ko na rin yung harbisa natin ay konti-konti. Pero again, with God's grace and God's blessings, sana may ulan. May chance pa na pwede tayo magparami. No? So again, laban lang at saka patuloy lang. Bilig pa ko guys. Tama na yun. Yun lang, maraming salamat pa rin si Jupila Farmer. Anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo, suhito, umay, kahibalo. Apaan ay saba. Kaya manoon pa ko. Daghang salamat. And God bless. Thank you. Thank you everyone. God bless.